pagkaiga ko sa kama. Meron akong napansing kakaiba doon sa may sobre. Parang merong kaunting abo na umagas mula doon sa loob. Napakunot yung noo ko nang makita ko yon. Nang pinagmasdan ko naman, unti-unting naglalaho yung abo. Pero pinabayaan ko na lang. Hindi ko masyadong pinansin kasi mas inisip ko yung sinabi ni Alona sa akin. Pagsapit naman ng alas tres ng madaling araw, nagising ako kasi meron akong narinig na mga nag-uusap. Yung tono nila, para bang nagtatalo. Kaya naman minabuti ko munang tumahimik. Boses yon ng mga magulang ko. Medyo nagtataka ako sa usapan nila. Bakit daw ako sinusulatan ni Alona? Baka daw magdulot pa yon ng hindi magandang pangyayari. At baka malaman ko pa daw. Mas lalo akong nawirduhan sa kanilang dalawa. Ha? Anong malalaman? Ano bang meron sa kanilang dalawa? Dati naman, ang bait-bait nilang makasama kay Alona. Siguro meron silang nililihim. Ano kaya yon? Nagulat ako kasi biglang nagsalita yung nanay ko. Eh wala naman akong ingay na ginagawa. Anak, gising ka pa ba dyan? Hindi naman ako sumagot. Dahan-dahan akong bumalik sa paghiga. Baka kasi umakyat pa sila at malamang narinig ko yung pinag-uusapan nilang dalawa. Pagkaiga ko naman sa kama, dito na ako mas lalong nagtaka. Teka, wala naman akong ginawang ingay ah. Paano nalaman ng nanay ko na gising pa ako? Ay, ang weirdo talaga. Bueno, makatulog na nga lang. Kinabukasan ng umaga, kinausap ako ng tatay ko. Bob, tapos ka na ba dyan sa kusina? Ay, sandali na lang po to, tay. Patapos na rin po. Marami po kasing ipis eh, sa ilalim ng lababo. Inaayos ko kasi yung lababo nung mga oras na yon. Nahirapan ako kasi maraming ipis. Sige anak, pagtapos mo dyan, mag-usap tayo doon sa kwarto mo. O sige po tay, tapusin ko lang po ito. Habang nagpapahid ako ng seal sa ilalim ng lababo, meron akong napansin doon na butil. Marami ito. Nakalagay sa isang galon na babasagin. Tapos, merong ding laman ng mga kahoy na lamog-lamog. Kahoy din yung takip nun. Sinubukan kong buksan. Ano ba to? Bakit naman ganito yung amoy? Ang baho! Sakit sa ilong ah! Nakakasuka! Aalisin ko na sana doon pero bigla akong pinigilan ng nanay ko. Ay anak! Huwag mong tanggalin yan dyan! Huwag mong alisin! Eh nay, baka ito po yung dahilan kung bakit marami pong ipis sa loob eh. Amin na nga. Ako na nga ang magtatabi niyan. Inilipat lang yon ng nanay ko sa kabilang shelves ng lababo. Eh, nay, ano po ba kasi yan?
Saka bakit ang dami pong kulay pula na laman? Saka meron pang ginabas na kahoy. Parang amoy insekto sa bigas eh. Ang sakit po sa ilong. Iba't ibang klaseng kahoy yan, anak. Tapos hinaluan ng langis. Eh, para saan po ba yan, ay? Bakit po meron tayo niyan sa bahay? Ay, wag mo nang itanong. Basta, maganda yan para sa bahay natin. Napakunot yung noo ko. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung para saan yun. Nakakapagtaka din kung bakit merong ganun sa bahay namin. Teka anak, asan ba ang tatay mo? Nasa may terrace po ata, nagkakape. O sige, pakisabi naman sa kanya, nabantayan muna yung mga trabahador. Doon sa may extension ng greenhouse, meron lang akong pupuntahan. Saan naman po kayo pupunta, Nay? Diyan lang sa lola mo. Meron lang akong gagawin sandali. At baka hapon na rin ako makauwi. Kaya ipaghanda na rin ng makakain yung mga trabahador, ha? Sige po, Nay. Wala pong problema. Mag-iingat po kayo. Habang naglalakad yung nanay ko papalayo, talagang tinititigan ko siya. Bigla kasi akong naging interesado sa kanya. Hanggang sa nagulat ako kasi bigla siyang huminto sa paglalakad. Nagsalita siya habang nakatalikod. Anak, pakipatay mo nga yung gripo doon sa likod. Nakalimutan ko kasi. Opo, Nay. Sige po. Ako na pong bahala. Akala ko kung ano na. Nakakagulat talaga to si Nanay. Bigla-bigla na lang nagsasalita. Medyo na-trauma ako sa nanay ko. Kasi kahit noon pa, kapag kumikilos siya, pabigla-bigla, yung tipong hindi ko namamalayan na nariyan na pala siya, bigla na lang akong kakalabitin sa likod. Akala ko nga kung ano kung minsan, pero uutusan lang naman pala ako. Yung bang palagi ka na lang masusurpresa? Ganyan ang nanay ko. Matapos nun, kaagad naman akong umakyat sa itaas ng bahay para malaman kung ano ang pag-uusapan namin ng tatay. Tay, si nanay po pala umalis. Sabi niya po, sabihin ko daw sa inyo. Doon yun pupunta sa lola mo. Nabanggit niya na sa akin kahapon. Dumiretso ako sa dulo ng terrace. Umupo ako doon habang nakaharap sa kalsada. Tay, ano po palang pag-uusapan natin? Anak, ayaw ko sanang magduda ka kung bakit ayaw naming sumama sa outing. Sasabihin ko sa'yo yung dahilan. Pero sana, huwag mo itong ipapaalam sa nanay mo. Total, meron ka ng edad. Ayokong mapuno ng katanungan yung isip mo tungkol sa amin ng nanay mo. Tumayo yung tatay ko papalapit sa akin. Tapos, huminga ng malalim. Kaso nga lang, bago pa bumuka yung bibig niya, merong nagsalita sa ibaba. Naroon yung nanay ko. Andres! Andres! Halika nga muna dito. Anak, ipagpaliban muna natin to. Sa susunod na lang, andyan ang nanay mo. Baka kung anong isipin. Po, ano po tay? Eh,
Ano naman pong kinalaman ng nanay sa sasabihin mo? Hindi na sumagot yung tatay ko. Dumiretso na siya paibaba. Patago naman akong sumunod sa kanya. Oh, akala ko may pupuntahan ka. Ang bilis mo naman ata. Di ba aabutin ka ng hapon doon? Eto kasing si Lucio, nakasalubong ko. Eh meron daw lakad ang nanay at tatay eh. Eh di sana inantay mo na lang. Di ba importante yung gagawin mo doon? Habang nagsasalita yung nanay ko, paulit-ulit siyang tumitingin sa itaas. Natila ba nag-iingat siya sa mga sasabihin niya? Kasi baka marinig ko yung pinag-uusapan nila. Alam ko naman na meron silang tinatago. Hindi ko lang matukoy kung ano mismo yon. Sadyang maingat talaga ang nanay ko. Pero nawiwirduhan man ako sa kanya, hinayaan ko na lang. Nga pala Andres, dumating na ba yung dalawang trabahador? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa nasisilip. Ay, ayan pala oh. Sakto, andyan na sila. Dong Mando, amen. Tara, dito muna kayo. Almusal muna tayo. Ay, sir. Kakatapos lang namin kumain, sir eh. Ito sir, si Hamin na lang. Hindi pa kumakain yan eh. Oy, ikaw, mag-almusal ka muna. Nako, nakakaya naman po, sir. Pero kape na lang po siguro yung akin. Kaso nga lang, kasabay din yan. Habang inaalok nung tatay ko yung dalawang trabahador, pansin kong biglang nag-iba yung pagkilos ng nanay ko. Pabalik-balik siya ng lakad. Para bang hindi mapakali. Tapos yung bibig niya, paulit-ulit na bumubuka. Pero wala namang lumalabas na salita. Hindi ko na lang masyadong pinansin. Akala ko kasi nagkwekwenta lang ng mga gastusin para sa negosyo. Pagsapit naman ng araw ng Huwebes, isang araw na lang, excursion na. Halos lahat ng kamag-anak ko ay naghahanda na. Habang kaming magpipinsan, akala mo mga bata, paulit-ulit na pinapaalala na bukas na yung lakad. Excited na talaga kami. Pero yung mga magulang ko, wala silang pake. Bobby, saan ka ba nang galing? Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo eh. Celsa, andito na yung anak mo. Paglingon pa lang sa akin ng nanay, alam kong hindi na maganda ang aura nito. Itong batang to, parang nasosobrahan na. Masyado kang naiinganyo sa alis nyo. Pagising, alis agad ng bahay. Ni hindi man lang nag-almusal. Tapos yung higaan mo, hindi mo din inayos bago ka umalis. Ako, malaki ka na, Bobby, ha? Dapat alam mo na ang ginagawa mo. O ito ang pera. Baon mo para bukas. Medyo kinabahan ako nung pinapagalitan ng nanay. Akala ko kasi baka hindi na ako pasamahin. Pero mabuti na lang, napalitan yon ng saya nung binigyan niya ako ng perang baon. Ayan o, sapat na ba yung baon mo para bukas? Sa palagay ko kasi, meron ka pang ibang gustong puntahan doon sa Bohol. Kaya sinobrahan ko na. Wala naman po, Nay. Basta ang gusto ko lang pong gawin, maligo sa dagat,
at mag-aliw sa tanawin. O sige, basta mag-iingat ka kapag naroon ka. Huwag kang makikipaghalubilo sa ibang tao, maliban sa mga pinsan mo. Pag-uwi mo dito, meron kaming sasabihin sa'yo ng nanay mo. Pero sa ngayon, mag-enjoy ka muna sa outing. Nawirduhan na naman ako sa kinikilos nila. Sagot ko naman, habang nakakunot ang noo. Nay, Tay, kung ano man po yung sasabihin nyo, siguro po hindi na ako magugulat. Sa totoo lang, nawiwirduhan nga po ako sa inyo eh. Pero magtiwala po kayo sa akin. Saka meron din naman po kong tiwala sa inyo eh. Kaya kung maaari, sana ngayon nyo na po sabihin. Anak, alam naming meron kang gusto kay Alona, tama? Sana hindi ka magalit kapag sinabi namin ang tunay niyang katauhan. Meron siyang lahing bruha, pero hindi namin alam kung kapanig ba siya, kung sa dilim o liwanag. Po? Ha? Ano pong bruha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang lahing bruha, anak, meron silang kakayahang gumamit ng mahika at napakagaling nilang manlinlang. Po, parang mangkukulam? Tumangulang yung nanay ko, habang yung tatay ko naman tahimik lang. Eh, paano nyo naman po nalaman? Sandali nyo lang naman po nakasama si Alona. Saka, bakit parang nag-aalala po kayo para sa akin? Ikaw nang bahalang tumuklas, anak. Basta ang samin lang ng tatay mo, mag-iingat ka. Hindi na ako sumagot matapos nun. Tumangulang ako sa kanila. Pero litong-lito pa rin yung utak ko. Yung una, sa kanilang dalawa ako nagdududa. Pero ngayon, nakatuon na yung paghihinala ko kay Alona. Relax lang tayo, mga kaninuno. Dahil bukas uli ng 9 PM, a-upload natin ang susunod na parte ng kwento. Grabe, habang tumatagal, lalo kong nasasabik. Sino nga ba sa kanila yung kalaban ni Bobby? Sino nga ba sa kanila yung nanlilin lang? Kaya ang tanong sa video na ito, mga kaninuno, sino kaya ang tunay na kakampi ni Bobby? Yung magulang niya ba? O si Alona? Comment lang ng comment, mga kaninuno. Maligaya kung babasahin niya. Request lang uli, mga kaninuno. Sana pakilike naman ang video natin at comment na rin kayo ng hashtag ang ninuno at hashtag Alona. Malaking tulong yan para sa channel natin. Huwag nating kakalimutan na ang 12 PM at 9 PM every Monday, Wednesday at Friday ay ang ninuno time. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Shallow Yummy, Yana Taduran, Team Single, Trip o Katuwaan Lang, Ogami Villanueva, Rica Poche, Lilibet Cortez, Julius Chanco, Laura German, Jasper Raid Stories, Cecil Rodriguez, Maricol Pendon, Roseline Arante, at kay Angel 07.